Kami po ay nadidismaya, no? We are disappointed dahil kung sila ay mag-shutdown ng ibang pages mabilis, but in this case, it's as if they are tolerating illegal activity in the Philippines. Nababagalan ang Department of Interior and Local Government o DILG sa aksyon ng Facebook hinggil sa mga inireport nilang accounts at pages na dapat alisin dahil sa illegal na pag-ooperate ng e-sabong. Ayon kay DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya, sumulat sila sa naturang social media giant kung saan nakasaad ang mga account na nais nilang ipasara. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito natatanggal. Humingi kami ng tulong to follow up with Facebook why it's taking them more than a week to shut down pages that are engaged in illegal activity in the Philippines. Kaugnay nito, pag-aaralan na aniya ng kanilang legal team ang magiging aksyon dahil mistulang nagiging accessory sa illegal na aktibidad ang Facebook sa Pilipinas. Pag-aaralan po siguro namin kung anong mga susunod na hakbang, but let me just say that as a business entity operating in the Philippines, Facebook has to abide by Philippine laws. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang Facebook kaugnay sa bagay na ito. Base naman sa tala ng PNP Anti-Cybercrime Group, mula sa 12 websites na na-monitor nila, ay 6 na lamang ito ngayon. Habang naipasara na rin ang dating 8 FB pages, ngunit mayroon na namang bagong 2 na na-monitor ang ACG na nag-ooperate ng e-sabong. It's like, parang ganun siya. Meron ngayon, mamaya wala, tapos i-up, i-down. So, that's why every day, meron kaming report. So, iba-iba siya. Depende kung anong time mo siya kukunin. Because we do not really know. It's up to the administrators kung i-up nila or i-down. Babala ng DILG at ACG sa mga nag-ooperate ng isabong, maaari silang makulong sa pag-ooperate ng illegal na sugal. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.